So meron siya ditong pipe, ito 'yon, yung pipe. So yun, mga pre, kung ang washing machine ay ginagamit nyo panglaba, dito ibahin nyo sa pare direct yung washing machine ay ginagawa niya yan, filtration system. So yun, mga pre, kung nag-enjoy kayo sa nakita nyo sa maliit na backyard ni pare direct Santiago, so alam kong mas mag-i-enjoy kayo dito sa makikita nyo. Tingnan nyo sa likod ko yan. So mga pre, bago natin simulan yung video na to, gusto ko munang i-shout out yung mga tumutulong na mga subscriber ko at saka sa mga laging nanonood sa channel ko. So maraming maraming salamat sa mga suporta niyo, mga pre. So hindi ko yung bibiguin, so kahit umulan, bumagyo, alis tayo, maghahanap tayo ng pwedeng ipakita sa inyo at makakatulong sa pag-iisda nyo at makakuha tayo ng mga tips kung paano alagaan yung mga isda. So alam niyo naman, iba't ibang klaseng fish keeper, iba't ibang klaseng diskarte, iba't ibang klaseng tips ay yung makukuha natin. So mga pre, tara, papakita ko sa inyo kung anong laman ng kanyang mga fish pond. Baka magtatanong na naman kayo, boss, paano niya mini-maintain yung kalidad ng kanyang tubig at paano niya mami-maintain yung kanyang mga koi na healthy tsaka malalaki, malusog. So tingnan nyo yung taas niya. So bahagyang nasisikatan ng araw kasi nasa pagitan siya ng bubong ng lulong bahay. So tingnan nyo, mga pre, ganito kaganda at kalusog yung mga tubig, yung mga isda niya. So yung tubig niya ay ganito kalinaw dahil sa kanyang filtration chamber. So yung mga pre, kung ang washing machine ay ginagamit yung panlaba, dito ibahin niyo si pare direct yung washing machine ay ginagawa niyang yan, filtration system. Seriously, what the fuck are you doing? Ayun, ipo-focus ko, tingnan niyo. Kung meron tayong mahiwagang plastic, meron tayong mahiwagang asin at mahiwagang tub. So dito naman sa kay pare direct ay mahiwagang washing machine. So tingnan nyo, mga pre, ayan. So pre, ano yung pump mo doon? 4,000? 3,000 na, pre. Kila ka upload niya? So mga pre, doon sa dulo na yon, meron daw siyang submersible pump na 7,000,000 yung brand. So meron din siyang mahiwagang manok sa likod. So hayaan nyo na. So meron siyang submersible pump na 7,000,000 yung kanyang brand. So yung katumbas nito ay nasa A4,000. So tingnan nyo, aakyat yan. Tingnan nyo yung pipe na itim. Yan. Aakit yan dun sa matataba niyang aquatic plant. So after masala yung tubig, so bababa siya at mag-rise up ulit dun sa kanyang mahiwagang washing machine. So hindi lang yan, mga pre, meron pa. Ito sa kanyang sa harap ng kanyang koi pan ay meron siyang mahiwagang manok. So, pagpasensyahan nyo na yung ingay ng manok. So, meron dito siyang
A4000 to pre? Ah, 4000. Ayan. So, yon yung kanyang A4000. So, yung sanction niya ay nandun. So, nakikita niya. Focus ko. Nandun yung sanction niya. So, yung mahiwagang camera natin, ayaw naman mag-zoom. So, ito yung A4000. So, akit dito at papasok dito. So, tingnan nyo mga pre kung ano yung ginagawa niya. Ayan. So, meron siya ditong pipe. Ito yon yung pipe. Yung pipe na to ay meron diyang sa loob na nakataob na balde na merong mga nets. So, yung tubig ay bababa sa pinakaibaba. So, lalabas sa maliit na butas ng balde tsaka net. So, magra-rise up. So, dito yan, pupunta sa mga oyster shell na to. So, sa term namin, tinatawag ditong talaba. So, ayan. So, yung talaba na to ay sobrang importante sa filtration system kasi yung talaba ay nagbabalansin ng pH level ng ating pond. So, yung talaba ay nagkocontrol ng pH level na hindi biglang tataas at biglang bababa, lalong-lalo na sa tuwing umuulan. At ito naman, yung mga live plants na to, so alam nyo na, ito yung kumakain ng ammonia sa tubig. So, paglabas ng tubig dito, yan, ganyan na yan. Sobrang linaw na. So, yun mga pre, ang pond na to ay ang tinatawag natin conventional filtration system. So, yung pag-setup ng pond ay ganito, yung pump nasa ilalim at aakyat. So, di gaya ng ibang pond na na-i-vlog natin ay yun yung bottom drain system na yung pump ay nasa filtration chamber pabalik sa koi pond. So, ito iba naman, yung pump nandito naman sa pond papuntang filtration chamber. So, yung paglabas na pasok ng tubig ay gravity feed na lang. So, gravity na lang yung nagpapalabas ng tubig papunta sa kanyang mga chamber. So, mga pre, baka magtanong kayo kung ano to, yung nakatayo. Yan, yung pipe na yan. Kung ano yung pipe na nakatayo na yan. So, yan yung kanyang drain pipe. So, dalawa yung purpose niyan. Hindi lang drain pipe. Yan rin ay skimmer. At the same time, overflow. So, kapag tumaas yung tubig, yan yung magkocontrol ng level ng tubig. Tsaka, yung lahat ng dumi na sa itaas at ang sobrang tubig ay bababa, papunta sa kanyang drainage. At kung kinuha niya naman yung pipe, yung purpose naman yan ay drain. So, dyan madidrain lahat ng tubig papunta doon sa labas. So, yun mga pre, iba't ibang parte ng koi pond ay sobrang importante sa pag-aalaga natin. So, dapat sa mga kahabi natin na nagpaplano na mag-build ng kanyang koi pond ay yung mga tips na to ay sundin nyo. Kasi sabi nila, yung pinakamurang koi pond ay yung koi pond na ginawa mo isang beses lang. So, kahit gaano pa yung kaliit o malaki, kung paulit-ulit, so lalaki yung gastos mo. So, pag ginawa mo ng isang beses lang, so dun ka makakabipin. Pre, sana nag-enjoy kayo sa koi pond ni Pare Derek Santiago. So, sana nabusog ko yung mga mata nyo at may napulot kayong aral at mga tips kung paano alagaan yung mga isda na to. So, maraming salamat sa lahat ng subscriber na nag-subscribe sa channel ko at lahat ng mga nanonood. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so open po yung subscription button. Tsaka i-click na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na video. So, yun mga pre, hanggang dito na lang yung vlog ko. So, maraming salamat. God bless us all and bye-bye!